Maraming lumalabas na balita ngayon na nakalaya na di umano ang aktor at komedyan na si Vong Navarro. Matatandaan kasing may mga lumabas na YouTube report na tinulungan di umano si Vong Navarro ni President Bongbong Marcos, Senator Robin Padilla at sa Senator Rapid Tulfo. Kaya naman marami ang nagsabi na nakalaya na ito. Pero sa latest update tungkol sa kaso ni Vong Navarro ay hindi pa nga ito nakakapagbigay ng bail dahil hindi pa rin pinapayagan ng korte. Inilipat din ng piitan or bilangguan si Vong Navarro from NBI ay dadalhin nga ito sa Taguig City Jail. Kaya naman ayon sa mga netizens, sana daw ay huwag magpalabas ng mga news na kung saan nga ay nakalaya na si Vong Navarro dahil baka lalong maapektuhan ang paglilitis ng kaso nito. Ayon niya sa mga report, hindi basta-basta pwedeng makalaya si Vong Navarro dahil nga kailangang litisin ang kanyang kaso at kailangan niyang harapin pa ang mga susunod na araw sa korte. Marami rin ang naniniwala na hindi pwedeng pagbuhusan ng pansin ni na Senator Robin Padilla, Senator Rapi at even si President Bongbong Marcos ang kaso na ito ni Vong Navarro dahil korte nga ang magde-decision dito, hindi ang social media, hindi ang pakiusap ng mga artista or pakiusap ng mga fans ni Vong Navarro, kundi ito ay kailangan talagang madinig ng maayos at maipresenta nga ni Dennis Cornejo at ni Vong Navarro ang kani-kanilang salaysay para mapagdesisyonan ng korte. Ayon din sa mga pakiusap ng ilang netizen, sana daw ay tigilan na ang pagpo-post ng ganitong report dahil hindi nga nakakatulong lalo na sa kalagayan ni Vong Navarro. Ang maaari lamang gawin ng mga netizen or mga fans ay patuloy na panalangin si Vong Navarro at bigyan ng suporta ang asawa ni Vong at mga anak nito. Samantala ay naman kay Chrissy Fermin, kung may plano di umano si Kat Alano na magsampa ng kaso kay Vong Navarro ay kailangan niya itong gawin at huwag daanin ang kanyang mga tweet or cryptic posts sa social media. Dahil ayon sa kanila, hindi nga mas maganda na gawin ito at sabihin ang kung ano-ano sa SOCMED dahil walang matatapos na kaso. Ang kailangan ngayon ay mag-file ng complaint at doon nga ay mabibigay ng hustisya ang mga bagay kung kinakailangan dahil korte mismo magde-decide dito. Hindi pwedeng mga social media post or awa nga. Katulad ng sinasabi ni Chrissy Fermin na kailangan maging matibay ang mga facts at ebidensya na ibibigay, lalo na ito ay very sensitive case at na-involve nga si Vong Navarro. Sa puntong ito ay marami pa rin namang mga netizen ang patuloy na sumusuporta at nananalangin at nagtitiwala nga sa ating justice system.